Isa na namang importanteng topic sa construction, mga boss, ang pag-aaralan natin. Ito pong isang uri ng flooring na tinatawag na two-way slab. Kung engineering student po kayo o kaya nagtatrabaho sa construction, may balak magpagawa ng bahay, importante po itong topic na ito. Kaya sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo itong video nating ito. Kaya lang mga boss, kung bago kayo sa channel natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin itong topic natin sa two-way slab. Ang una nating pag-aaralan sa two-way slab, mga boss, no? Ito raw pong two-way slab is supported by beams in all four sides. O, lahat po ng side niya, suportado po siya ng biga. Ayan po yung two-way slab. Number 2, main reinforcement is provided in both the direction for two-way slab. Ito po yung mga bakal niya, yung pong main bar niya, dalawa po yung direction niya, sa short direction at saka sa long direction, no? Hindi po kagaya sa one-way slab, isang direction lang po, no? Ngayon dito po sa pangatlo, the ratio of longer span panel L to shorter span B is less than 2. Ayun po, no? Yung pong long divided by short span, ang answer daw po is less than 2. Ayan po yung two-way slab. Halimbawa po, meron po tayong 5 meters na isang side at saka 5 meters sa kabilang side. 5 divided by 5, ang answer po, 1. Yung 1 po, less than 2 yan. Ang susunod na pag-aaralan natin ay yung pong taba ng bakal niya, no? Yung main bar minimum diameter po ng two-way slab is 12 mm diameter. Ayan po, no? Yung pong mga main bar na yan, ang minimum po na taba niya na gagamitin nating bakal, 12 mm diameter, no? Yun naman pong temperature bar niya, minimum diameter niya is 10 mm diameter naman, no? Kaya kung merong main bar, meron ding temperature bar. Parang one-way slab din po yan, no? Merong main bar at saka merong temperature bar. Okay, punta po tayo sa next topic. Ang susunod na pag-aaralan pa natin, mga boss, dito sa flooring na two-way slab, loads are carried along both directions, no? Ito po yung both direction na bigat na daladala ng two-way slab. Hindi po kagaya sa one-way slab, isang direction lang. Dito po, sa short span at saka sa long span, parehas pong may load na daladala, no? Ngayon, yung minimum thickness of two-way slab with drop panel is 100 mm or 4 inches. Pag meron daw po nito, yung two-way slab, itong drop panel na nakikita natin ito, 4 inches lang daw po or 100 mm, no? Pero kung wala po siyang drop panel, minimum thickness of two-way slab without drop panel is 125 mm or 5 inches. Kung wala po ito, no? Ayan po yung tungkol sa kapal naman ng slab, no? Minimum po yon, no? Ngayon, yung grade ng concrete na madalas ginagamit sa two-way slab, mga boss, no? Yan M20. Concrete mixture ratio po niyan, no? 1:1.5:3. Isang parte ng semento, isa't kalahating parte ng buhangin, tatlong parte ng graba. Ayan po. Ito pong M20, ang tawag po dyan is class AA dito sa atin, no? Ayan po, no? Baka malito kayo, M20 po yung class AA, no? Ibig pong sabihin ng M, mix yan, no? Yun namang 20 newton per square millimeter. Ayan po yung strength ng concrete after 28 days. Ayan po. Kaya M20 pala ang madalas gamitin sa two-way slab. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.